Hello mga kabaran guys! Welcome back to my channel OMJ TV and for today's video ay nandito na naman sa aking harapan ang mga gulay mga kabaran guys. So, ang lulutuin natin ngayon ay saluyot mga kabaran guys. Sa probinsya namin sa Mindanao, saluyot ang tawag namin mga kabaran guys. At dito naman sa Arabic or dito naman sa Middle East, ang Arabic word nito mga kabarangay ay mulukiya. Hindi ko alam kung ano po ang tawag nito sa Luzon mga kabarangay. So yan mga kabarangay. In my elementary days, sa aking kabataan days, parang matanda na mga kabarangay. Hindi ako kumakain ng saluyot mga kabarangay. Kasi yung dahon ng saluyot, yung buong dahon ay parang masakit paglunukin sa lalamunan. So, kasi favorito ng aking mother bells, so pag siya ang nagluto ng saluyot, nilalagyan niya ng toyo mga kabarangay sa probinsya. So marami po kaming dahon ng saluyot sa likod ng bahay namin mga kabarangay. Ang daming tumutubong mga saluyot. So alam mo naman sa probinsya, ang daming mga gulay. So yun. So, masustansya talaga ang mga gulay mga kabarangays. Nung nag-Saudi ako mga kabarangays, nakita ko yung ka-flatmates ko na si Ate Grace. So, nung nagluto na si Ate Grace yung mga kabarangays at binigyan niya kami mga kabarangays. So, barangsap, pag every time na magluto si Ate Grace, diyan, hello Ate Grace. So, kung every time siya magluto ng mulukiya, sobrang sarap na sarap ako mga kabarangays. Kasi sobrang, sa ngayon mga kabarangays, ngayon ko lang na yung nag-abroad ako mga kabarangays, na-appreciate ko talaga yung saluyot. Sobra. So, producing mga kabarangays, ito na po yung saluyot. So, ang technique pala dyan mga kabarangays is, hinihiwa niya to, chinachap niya tayo into maniliit mga kabarangays. Hindi mahirap nguyain mga kabarangays. At ipapakita ko sa inyo ang aking mga ilalagay pang sahog sa ating saluyot na lulutuin mga kabarangays. Mais, so yan. So, kamatis mga kabarangays. Onion, lagyan ko din ng bawang mga kabarangays. At ang isahog ko, pwede namang chicken mga kabarangays, pakuluan nyo lang at himay-himayin. Tsaka yung chicken broth niya is ilalagay isabaw nyo. Pero ngayon, ay meron akong tirang. Tira na naman mga kabarangays. Tirang adobo mga kabarangays. Ito po yung pansahog ko. Hinimay-himay ko na siya mga kabarangays. So yan. Ay, sisimulan na po natin ang paggagayat mga kabarangays. So, unahin ko muna itong Ito muna mga kabarangays. Itong kamatis. Dahan-dahan po sa mga mag-chop. Dahan-dahan po kasi matulis po ang kutsilyo. Yan mga kabarangays. Hihiwain ko na siya. Kamatis mga kabarangay. Dahan-dahan lang ang mag-hiwa mga kabarangays. So, ayun mga kabarangays, natapos ko nang mag-chop ng mga ating onion, garlic, and tomato mga kabarangays. At itong mais, so masarap palang lagyan ang saluyot ng mais mga kabarangays. Sobrang sarap. So, umpisahan na po nating maghagpat sa Bisaya ng saluyot mga kabarangays. Hagpat sa amin mga kabarangays sa Bisaya. Sa pagkuha ng dahon mga kabarangays, soft lang naman siya pag mga kabarangays, hagpatin. Hindi ko alam kung anong tagalog sa hagpat mga kabarangays. So, make sure mga kabarangays yung soft lang na stem niya.
ang kukunin nyo, yung matigas na wag na kasi mahirapan tayo niyan mag nguya. So mabilis lang mga kabarangays. Mga Arabic mga kabarangay. Dito sa gitnang silangan ay sarap na sarap sila sa mulukiya. So meron naman silang technique sa pagluto nito mga kabarangay. So bago hagpatin ito, kuya, paano masabi? Ano mga kabarangay, hindi ko kasi alam ng term ang Tagalog sa hagpat. Comment lang dito mga kabarangay. Ay, hugasan muna ang saluyot ng mabuti kasi hindi natin alam kung saan-saan ito na ano mga kabarangays, nakarating. Mga kabarangays, para hindi ka magsawa, para hindi magsawa, magsawa ang kumain ng saluyot. So, hindi pala ganito yung buong ilagay. So, ang technique mga kabarangays, transfer ko muna. Ang technique mga kabarangays ay i-chop siya into maliliit. So ayan na mga kabarangays, isuté ko na po yung bawang, kamatis at sibuyas. Then after that, ilalagay ko na yung adobo. So yan, igisa ko muna siya para at least exciting ang ating pagluluto nito mga kabarangays. Ayan. So ayan mga kabarangays, inisa ko na po ang kamatis, sibuyas at bawang. Nilagay ko na mga kabarangays, adobo. Yan. Nilagay ko na siya. Ilalagyan ko ng garlic powder ang aking mga niluluto kasi sobrang sobrang sarap ako sa garlic powder mga kabarangays. Kahit meron na siyang garlic, ay nilalagyan ko pa rin siya ng garlic powder kasi mas malasa ang ating niluluto pag may garlic powder mga kabarangays. I-try nyo po yan. Sobrang sarap na sarap ako pag may garlic powder mga kabarangays. So yan mga kabarangays. So mga kabarangays, nilagay ko na po yung mais. Then after that, ay ilalagay na po natin yung tubig. So dalawang cups lang ng tubig ang nilagay ko mga kabarangays. So depende sa inyo kung ilang tubig ang ilagay nyo kung masabaw kayo. Para sa akin, parang 2 cups of water lang mga kabarangay. So yan, ilalagay ko na po ang tubig. At hintayin po natin siyang kumulo within 10 minutes. Kukulo na siya. Then timplahan at ilalagay na natin yung saluyot mga kabarangay. So then, tinakpan ko muna din after 5 to 10 minutes. Okay na siya mga kabarangay. So, kumulo na siya mga kabarangays. Lalagyan natin lang siya ng asin. So, yan. Titimplahan natin. Then, after timpla, ilalagay na natin yung saluyo. So, ayan na mga kabarangays. Mabilis lang ang saluyo at mga luto mga kabarangays. Mga 2 minutes. Okay na siya. Luto na tong dahon niya mga kabarangays. So, 2 minutes ay kakainin na natin siya mga kabarangays. A few moments later. At ito na siya mga kabarangays. Ang sinabawang saluyot na may mais. So yan, titikman na natin siya mga kabarangays. Hello mga kabarangays, ay tapos na po tayong magluto ng sinabawang saluyot. So ito na po. Sobrang sarap nito. Titikman na po natin siya.
So yan mga kabarangays. I-try na po nating kainin ang ating nilutong sinabawang saloy. Perfect po ito mga kabarangay sa mga bata. Chap-chapin nyo lang ng mga maliliit mga kabarangay. Dahil po ang saluyot ay masustansya po sa para sa ating katawan mga kabarangay. Titikman na po natin ang ating nilutong sinabawang saluyot. Medyo mainit pa siya. Perfect to sa mga malamig na panahon. Maulan. Tsaka sabaw mga kabarangay. Naku. Mas malasa itong mga kabarangay dahil ang sinaw ko ay adobo. So, tikman natin siya. Sobrang sarap mga kabarangay. Malasa siya kasi nilagay ko, na sa is adobo. So, yung lasa ng adobo mga kabarangay ay naghahalo sa sabaw ng saluyot. So, kailangan mga kabarangays, ang saluyot ay mga 2 minutes lang or 1 minute kasi mabilis lang siyang maluto. So, last nyo na siyang ilalagay sa sabaw. Sobrang sarap. Sobrang sarap niya. I-try nyo po ito mga kabarangays sa bahay. Talaga mag-i-enjoy kayo. Noong unang panahon ay ayokong kainin ang saluyot mga kabarangays. Ngayon, ay nako, ito na ang favorite kong gulay mga kabarangays dahil ay sobrang sarap niyang ilagay sa mga sabaw. Yan mga kabarangays. Yan, ito po si OMGTV ang nagsasabing share the good vibes mga kabarangay. At hanggang sa mali pong mga video at bye-bye!